Kung maganda po bago po sa bawat isa, at bago po tayo mag-umpisa, tayo po yung manalangin. O aming Ama, aming Diyos, angat po namin ang inyong biyaya, lalo na po sa pagbubulay ng inyong salita, nawa, ikaw lamang ang may tanghal sa aming kaligtasan. Dalangin namin ang paggawa po ng Banal na Espiritu sa aming kaligtasan. Ito nawa ay umukaw sa tandami ng bawat isa at makita nila ang inyong katakilaan. To you be the glory and the praise in Jesus' name. Amen. Tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral sa Ecclesiastes. Nasa chapter 3 na po tayo. Pero papasahin ko po mula verse 1 hanggang verse 22. Nung una, tinalakay natin ang first 8 verses. Ngayon eh, natapusin po natin po ang chapter 3. Sundan niyo po ako sa inyong mga Bible. There is an appointed time for everything, and there is a time for every event under heaven. A time to give birth and a time to die. A time to plant and a time to uproot what is planted. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build up. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to throw stones and a time to gather stones. A time to embrace and a time to shun embracing. A time to teach, to search, and a time to give up as lost. A time to keep, and a time to throw away. A time to tear apart, and a time to sew together. A time to be silent, and a time to speak. And a time to love, and a time to hate. A time for war, and a time for peace. What profit is there to the worker of that in which he toils? I have seen the task which God has given the sons of men with which to occupy themselves. He has made everything appropriate in its time. He has also set eternity in their heart. Yet so that man will not find out the work which God has done from the beginning even to the end. I know that there is nothing better for them than to rejoice and to do good in one's lifetime. Moreover, that every man who eats and drinks sees good in all his labor. It is the gift of God. I know that everything God does will remain forever. There is nothing to add to it, and there is nothing to take from it. For God has so worked that man should fear him. That which is has been already, and that which will be has already been. For God sees what has passed by. Furthermore, I have seen under the sun that in the place of justice, there is wickedness, and in the place of righteousness, there is wickedness. I said to myself, God will judge both the righteous man and the wicked man. For a time for every matter and for every deed is there. I said to myself concerning the sons of men, God has surely tested them in order for them to see that they are but beasts. For the fate of the sons of men and the fate of beasts is the same. As one dies, so dies the other. Indeed, they all have the same breath, and there is no advantage for man over beast. For all is vanity. All go to the same place, all came from the dust, and all return to the dust. Who knows that the breath of man ascends upward and the breath of the beast descends downward to the earth. I have seen that nothing is better than that man should be happy in his activities, for that is his lot. For who will bring him to see what will occur after him? Napag-aralan na po natin yung unang mga talata. Ito kasama po ito sa pagdadaan ng magbubulay natin sa salita ng Panginoon. Do you have a problem with God? Are you facing life
difficulties, problems like sickness or marital issues, problem in work, or problem in relationship, at sasabihin nyo, bakit nangyayari ko sa aking buhay? Does God care? Is He truly a loving God? Is He the sovereign God in control of everything? Sabi nga sa pinag-aralan natin sa Ecclesiastes 3 verse 1-8, there is an appointed time for everything, and there is a time for every event under heaven. There is a time to be born and a time to die, sabi sa verse 2. Ang tanong lang naman eh, tayo ba ang nagtakta? Tayo ba ang nagtakta? O nag-determine ang araw ng kapanganakan natin? Sinabi ba natin, gusto kong manganak on May, maipanganak on May 27, 1950, o gusto mo, 2020, o 2018. Sa pabilisan natin, sa sandigutan, patungo sa kapilang buhay, mapipigilan mo ba ito? Minsan nga, nagugulat tayo. Napakalusok ng isang kaibigan natin o mamag-anak at mapabalitaan natin. Pumanaw na. Nasa isip natin, ang lusok-lusok ko na. Wala na masakit yung health conscious na. Eh yung pala, na-aksidente. Truly, it is God who is in control of the destiny and life of men. God is in control of everything in this world and the entire universe. Sa ating pinag-aralan ng nakaraan, yung verse 1-8, makikita natin doon that God sets the boundaries and limitations of life. Makita natin na may araw ng kapanganakan at araw ng kamatayan. So may boundary. May araw ng pagtatanim at araw ng pag-aani. May panahon ng pagpapagaling at may panahon ng pag-iba. May panahon ng pagtatayo, may panahon ng pag-aanap. May panahon ng pagkawala at may panahon ng pag-iingat. At may panahon ng pagtatapos. So may mga boundaries and limitations in life. And God also sets the boundaries of emotional experience of life. Kasi may panahon ng pag-iyak, may panahon ng pagtawa, may panahon ng pagtamis at panahon ng pagsayaw. May panahon din ng pagyapa at panahon ng pagpipigil sa pagyapa. May panahon ng pananahimik at may panahon ng pagsasalita. May panahon ng tagumpay at may panahon ng failure at pagkasama. So, sa pinag-aralan natin, we are affected by time and limitations in time and boundaries of time. Kung tutusin po, makikita na natin yan sa ating katawan as we go through time, as we age in this world. As we get old, someday, pagdating nyo sa 60, eh, meron na kayong senior citizens card. Okay. At dyan, when you reach 60, baka 40 or 50, nararamdaman nyo na yung effect ng time sa inyong katawan as you grow old. And this will also affect our soul as we face the different emotions that we face in life. But in all these things, God is sovereign and in control. Sabi nga ng mga talata dito sa Lamentations chapter 3 verse 37 to 38, who is there who speaks and it comes to pass? Unless the Lord has commanded it, it is not from the mouth of the Most High that both good and evil go forth. So nakita rin natin doon sa mga nagdaang talata. May araw ng pagtamis at may araw ng
kasiyahan o kagalakan. Sa Ephesians chapter 1 verse 11, also we have obtained an inheritance, having been predestined according to His purpose, who works all things after the counsel of His will. God's will be done. His purposes will be accomplished. Sabi sa Psalm 115 verse 3, but our God is in the heavens. He does whatever He pleases. God's will and purposes will be done. Walang mapagsabing hindi pwede yan. Sabi nga sa Jeremiah chapter 32 verse 17, ah Lord, God, behold, You have made the heavens and the earth by Your great power and by Your outstretched arm. Nothing is too difficult for You. Walang imposible sa ating Panginoon. Sabi nga sa Luke 1 verse 37, for nothing will be impossible with God. Sabi sa Isaiah 46 verse 10, declaring the end from the beginning and from ancient times which have not been done, saying, my purpose will be established and I will accomplish all my good pleasure. Sabi sa Daniel chapter 4 verse 35, all the inhabitants of the earth are accounted as nothing. Tunay nga, we are just but dust. But He does according to His will in the host of heaven and among the inhabitants of the of earth. And no one can ward off His hand or say to Him, what have you done? Patuloy tayo sa Romans chapter 9, verse 19, verse 21. You will say to me then, why does He still find fault? For who resists His will? On the contrary, who are you, man, O man, who answers back to God? The things molded will not say to the molder, why did you make me like this? Will it? Or does not the potter have a right over the clay to make from the same lump one vessel for honorable use and another for common use? So these are verses that say, God is in control of everything. God is God. I am what I am. At ito naman kapapagsabi, Lord, so pinagawa mo ito sa akin? Bakit nangyayari? Nothing happens by chance in this world. As believers, we do not believe that things happen by chance. O natapang, nagkataon, hindi rin pwede sabihin kaya sira-sira, whatever will be, can be. Hindi rin pwede sabihin, ito'y human will po, ito'y human effort. It is by my striving and determination. Kung tutusin, it was made possible by the grace of God. Kaya na-achieve mo yan, nakastan mo yan, kung nagpagay mo yan. And our God is sovereign. God is in control of every detail of our life. He is in control in this world and the universe. So everything that happens in our life is good. Everything happens for a purpose. God is in charge of everything. If He is not, if the Lord is not in charge of everything, even the minute details, then He is not God. Pwede bang sabihin, He is a loving God, but not in control? I don't think so. He is a loving God, but He is in control of everything. He is in charge. If He is just a loving God and He is not in control, He is not the God of the Bible that we are worshiping. At sabihin naman nyo,
E paano yung mga hindi magagandang bagay, mga ugly things in life? Paano yung mga wickedness na nangyayari? How can God allow such wicked things to happen? Actually, God did not edit o kaya sinensor itong mga wicked things na ito. Everything that happens in life is part of God's plan. Even the hardest things in life is part of God's plan. Although God is not the author of sin, He allows it to happen. So, tatanggihin nyo rin. God's plan ba yung World War I? World War II? Yung Holocaust, where 6 million Jews was gassed to death. Itong 9-11, itong Ninoy Aquino assassination, itong 1986, Edsa Revolt, yung mga heinous crime, itong Isponte massacre, itong Dengbaksha issue, na 800,000 children ang inoculate ng isang vaccine na untested. Pa. O kaya sasabihin mo, bakit siya na pangasawa ko? O bakit mahirap kami? Bakit siya naging nanay at tatay ko? Sana, nandito ko sa pamilya na komportable. O kaya inisip mo, bakit puro kahirap ko? Hindi ko po masasagot ang lahat ng questions na yan. Ito lamang po ang masasabi ko. God does not promote evil or wickedness. In His permissive will, He allows me. Why? I do not know. If I know, I could be God. And ayoko po. Because God is God. God is Almighty. And He should be worshipped and glorified. Hindi po inedit ng Panginoon ang mga difficult things in life. Hindi niya inedit sinesensor ito. He allows it so we can go through life and face the challenges. Gaya ng istorya ni Job. Diba? God allowed Satan to harm Job and to test his faith. But someday, it will come to pass that everything that is broken will be fixed. And we will know what really happened. And there will be no more sickness. All disease will be cured. And there will be no more tears. And that is in the last day. At masasabi natin, He has made everything appropriate or beautiful in its time. Kung tutusin, God sets the eternity. God has also set eternity in our hearts. But no man will find out the work of God if He has done from the beginning. Even to this end. Tunay nga po, He will make things appropriate or beautiful in His time. May awitin nga dyan eh. In His time, He makes all things beautiful in His time. Please show me every day as you are teaching me your way that you do just what to say in your time. Yan ang sabi sa awit, sa lirik nito. In your time, you make all things beautiful. Lord, my life to you I bring. May each song I sing be to you a lovely thing in your time. It struck me. Ito pong maraming pagkakataon na this verse struck me in my life. There was a time na may opening for promotion sa aming workplace, sa government. Nasa assign ako sa regional office. Ngayon, may opening, may promotion. Appointment din doon sa regional office.
sabi sa mga disabili, ayaw na tulog. Sabi ko, tama-tama, pag nakuha ko ng appointment ay ko, dagdag ang sweldo ko, tama-tama, magka-college na yung pangalawang sala. So, dalawa na silang magka-college. Alam na mga kulit ko, kung paano magpaanan ng college. No? Tuition fee, mabayad ka, hindi lang tuition fee, bawol sa araw-araw, no? Pamasahe, and everything. So, may gastos yan. So, I pray to God, pagkalam niyo sa akin itong mga promotion para sa mga anak ko, makatulong ako. Nagbigay ng aking sweldo. But, I was not masakit. Sabi ko, so paano na? Nahirapan ko sa budget. Then the word of God says, trust in the Lord. So we prayed as a family. Nag-isip. Then, nabalitaan ko, meron ka lang opening. Nag-call na, ano, ng invitation for freshmen sa PLM, pamantasan ng lusot ng Maynila. So, kinag-apply ko yung anak ko. Nag-exam. Pero, itong result, itong call ng invitation, kung sino na-in, pumasok sa school, hindi siya nakasama. Paano na naman? So, we prayed again. Ngayon, since I work doon sa City of Manila as a small and medium enterprise officer promoting small business, nalaman ko, yung president pala ng PLM is secretary to Dominion. Nag-apply ko na may consideration. Sinabi ko na ang anak ko, okay naman ang marka sa school, nasa top 10, mataas naman ang grades. Ako naman, nag-work sa City of Manila as DPI SME officer. Nakakuha ko na recommendation. Pero dadaan pa sa process, sa registrar, sa submission, may mga pag-limitingan pa. Sa prayer na naman, parang pipangin tayo. After a month of waiting, my first prayer, pumasa. Natanggap yung anak ko. Answer prayer. So, in his time, he will make things beautiful. In his time. Marami kayo, maraming mga ganyang sitwasyon na naranasan nyo. That in his time, in God's time, everything will be appropriate in his time. He made everything appropriate in his time. Siguro kayo, marami kayo na iisip ang sitwasyon na ganyan. He has also set eternity in our hearts. Alalahanin po ninyo mga kaibigan. We are created in the image and likeness of God. And we cannot be satisfied with earthly pleasures and pursuits now. We have spiritual yearnings. We have spiritual thirst. We are meant to live forever and ever. Kaya lang, when sin entered this world, and as Adam and Eve fell into sin, then, pumasok ang kamatayan dito sa sanglibutan. Ang pumasok ang kamatayan, kaya, sin entered in this world, that we go astray and we look for ways to find fulfillment in our hearts. So yung ating mga puso na yan, mayroong vacuum dyan. May butas yan.
Sabi ni Blaise Pascal, French mathematician, physicist, and religious philosopher who laid the foundation for the modern theory of probability. Sabi niya, there is a God-shaped vacuum in the heart of each man which cannot be satisfied by any created thing, but only God, the Creator, made known to Jesus Christ. Si Lord lang ang makapagpupuno ng vacuum na yan sa puso ng bawat isa. Sabi pa ni Agustino Pipo sa Confessions, Thou hast made us for Thyself, O Lord, and our hearts is restless until it finds rest in Thee. Tutunin na, there is restlessness in each one's hearts. Alagin mo, kapag tayo mabardo, impatient, gusto natin, maraming gagawin, di tayo mapakali, tutusin. At tayo niya, we seek the pleasures of this world. Eh bakit hindi na uubos ang nanonood sa telenovela? Pareho lang naman yung mga plot noon. Isa, yung mga love story. Eh pag may nililigaw ang babae, yung babae, gusto yung isang lalaki. Ito ganun, puro may mga triangle. Kung di naman ganun, adult ka rin. Nakakamuloy niya sa isang paibot-ibot lang yung istorya. Yung mga love story niya. Gusto naman makinig ng isang libutan dyan sa mga istorya nila. Yung mga action movies, ang mga istorya niya, yung plot niya. Meron yung bida, inaapit. Inaapit ng inaapit. Hanggang sa natutok lumaban, tinalo yung mga nag-aapit sa kanya, nag-o-oppress. Yung mga nanonood, tuwang-tuwa. Nung siya ay lumaban at binigyan niya ng justisya yung mga nangyari sa kanyang buhay. Kaya nga si Stallone, yung Rambo, hit na hit dahil sa ganyang mga tema. Truly, we can find true satisfaction only in Christ by having a personal relationship with Jesus alone. And the ultimate satisfaction, and ay mangyayari po pagkaganap, pag tayo ay kasama na ng ating Panginoon sa kalangitan, in heaven, where we will spend eternity praising God and thanking God. As we nandito, habang nandito po tayo, God works in a mysterious way sa ating buhay. Let us be content with what God reveals to us. Sabi nga sa verse 11, and so that man will not find out the work which God has done from the beginning even to the end. And in this situation, so as Solomon observed life, he sees the love of God, the grace of God, the goodness of God, as God gives the gift of enjoyment. Enjoyment is the gift of God. Sabi nga sa verse 12, I know that there is nothing better for them than to rejoice and to do good in one's lifetime. Moreover, that every man who eats and drinks sees good in all his labor. It is the gift of God. I know that everything God does will remain forever. There is nothing to add to it, and there is nothing to take from it. For God so works that men should fear Him, that which has been already, and that which will be has already been. For God seeks what has
passed by. So the gift, so enjoyment is a gift of God. So a question, do you enjoy your life? Do you enjoy your family? Do you enjoy your kids? Do you enjoy your partner in life? Your wife? Your husband? Do you enjoy your children? O sasabihin mo, mga pest. Yan. Do you enjoy your career? Your work? Do you enjoy the food you eat? Lalo na, when you eat yung hamburgers, big size, yung mga donuts, premium donuts, mga Chinese food, yung mga Italian delicacies, yung mga donuts na crispy cream, cake, yung mga cakes, pizza, ramen, tuyo, pritong isda. Kung ikaw naman ay 60 na, do you enjoy being a senior citizen? Dahil meron ka ng 20% to 30% is na at saka free movies. Masasabi mo ba, it's fun to be a senior citizen? Or hindi? Do you enjoy your life? Why do you really enjoy? Kasi God's blessing, yung gifts niya, has been your God. Dahil yun ang Diyos nyo, money, material things, entertainment, kaya naman sinabi ni Solomon, which does not satisfy. We are always seeking Him. At sabi ni Solomon, it's all vanity. Walang nakulungan. These are all gifts of God. And you can only enjoy all these things when you will have true satisfaction kung kasama niyo si Lord sa pag-i-enjoy na. Pero kung dito kasama si Lord, itong mga things na ito, parang fleeting moments lang na. And parang addicting yan eh. And you want to get more, and get more, and get more. And you are not satisfied. Because hindi yung bakyo nyo sa puso nyo, which only God can feel up that bakyo. Kaya you are not thankful of what you have. And we are reminded by the word of God that in all things, give thanks. Kaya itong mga gifts na you have in life, whatever you have, and God gave all these things to you, be thankful to the giver of the gifts. Pinagbigay mo niya ng Panginoon. If you have work, work with gladness of heart. Kasi God ordained work in your life. It is a gift of God, itong trabaho. Maaaring you complain about your job. Siguro ba? Think about what you have now. And praise God na ikaw may trabaho. Kasi dahil sa trabaho mong yan, meron kang kinikita na nakatulong sa pag-sustain ng pamilya mo. Be thankful of what you have. In everything, give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. May you see the good in all your labors. Ano makita niyo yung katandaman ng inyong magawa, ng inyong trabaho? As you enjoy life, stop worrying, stop being fearful, stop fearing for your life. Yusa,
iniisip natin, ano ba itong nararamdaman ko? Masakit. Masakit dito. Masakit yung ulo ko. Masakit yung tulog ko. Para mabigyan na ng peace of mind, magka-check up ka. Malalaman mo bakit masakit yung mga bagay niya. There's only one thing to fear. Fear God. To fear God is to express reverence to God, to express reverence to the Creator of the heavens and the earth, and obey Him and learn of His word. Kaya po, we are revering God. We give reverence to God. As we come here to worship our great God, the Creator of the heavens and the earth. Hindi pa kayo namamanga sa creation ng ating Diyos. O ang inyong papansinin o ang inyong kapaligiran. Yung mga kulay ng bulaklak, nakakamanga. Paano naisip niya ni Lord? Yung mga iba't ibang kulay niya. Paano niya na gawa ito? Kulay pula, ito naman, violet, may puti-puti. Ito naman, kulay orange. Tapos yung mga puno, iba-ibang bugis. Ito, may mga puno may baging. Ito naman, napakatayog ng mga puno, ang lalaki. And there are yung branches nila spread out to heaven. Siguro, praising God, giving thanks and gifts. Nakakapanga. Yung tao, ayun na, ito pa natin. Namumuhin natin ito. Nakakalakad tayo, nakakalipo. Yung mga cells natin na gumagalaw sa katawan, yung puso natin na nagpapak ng dugo. Nag-isip niya lahat. Nakakamanga ang gawain ng ating Diyos. And we are here praising and worshiping our God, listening to His word. Sa kanyang mga salita and learning from Him. Nawa, sana sa pagpunta natin dito, we have an anticipation that God will meet with us. And we hold on to His promise that when two or three are gathered in His name, nandiyan siya. At pangawakan natin yun, God is with us. Kung tutuisin, brethren, we are nothing. We are like that. Tayo mga alalok lamang. We have the same destination. Pareho ang patutunuhan po natin kasama ng mga hayop. Malilibing sa lupa at magiging alabo. Pero, tayo yung mga tao nilalang ng Diyos. Tayo yung may kaluluwa. We have a soul. A living soul. And the soul of the righteous, if you are in the Lord Jesus Christ, you will be with Jesus in paradise in the last day. Gaya ng thief on the cross, sabi ng Panginoon Jesus, today, you will be with me in paradise. Now in the last days, pwede pa tayo upunta ng second coming of the Lord Jesus Christ. When we pass in this world, tayo lumisa na, our soul will go to heaven where our bodies rest on the ground in the last days. Magsasama po yan. And we will have glorified bodies. Glorified bodies. Hindi na itong bodies na ito na tumatanda na pag nag-60 ka na, meron ka ng senior citizen's card. Hindi na ito. Napuputi na ang iyong buhok. Umihina ka na. Meron. Nagkakaroon ka na ng mga sakit, high blood, etc. Buong gamot namin dito na. We will have a glorified body. And there will be no more tears in our eyes. No more sickness. And we will be with the Lord in paradise. So habang nandito tayo ngayon sa sanlibutan, let us come and honor our God. Pero sasabihin nung iba sa atin,
Habang nandito tayo, life is unfair. There is injustice. Sabi nga sa verse 16, furthermore, I have seen under the sun that in the place of justice, there is wickedness. And in the place of righteousness, there is wickedness. I said to myself, God will judge both the righteous man and the wicked man. For a time, for every matter, and for every deed is there. Brethren, this is our comfort. If you are in Christ, in the last day, in the second coming, there will be a judgment day. The living and the dead will be judged. For the wicked, they will be judged and they will go to the eternal fire. But for the righteous, there will be a reward. Sila ay makikita in paradise kasama ating Panginoon. And there is an afterlife. Ito ay makikita, mga kaibigan, mga kapatid. May buhay pa uli. So I call upon you, to those who are still outside of the Lord Jesus Christ. Why don't you come to Jesus Christ and be saved? Why don't you repent of your sin and be saved? And you will be forgiven of your sin if you come to the Lord Jesus Christ. Come to Him in repentance and faith in the Lord Jesus Christ. Believe in the Lord Jesus Christ. Amen. I pray na lang. O aming Diyos, aming Ama sa lahat. Tunay na po na true satisfaction rests upon you. May we not worship the gifts that you're giving us, but may we worship you alone as King of our lives. May you bless, Lord, the preaching of your word, and may you touch the hearts of those who are yet outside of the Lord Jesus Christ, that they may come to repentance and faith in the Lord Jesus Christ. This we ask and pray in Jesus' name. Amen.